inyong Lola Vlogger Marika Ornido. Andito na ako ngayon, nagsosorry na wala na akong tinitirhan na bahay na yung ako ang nagbabayad sa buong bahay. Kumbaga, parang yung flat ba. Ang inuupahan ko na lang ngayon ay isang kwarto. Ito, uso yan naman sa Madrid, Spain, yung mangupahan ka lang ng kwarto ba. Markila ka lang. Yun lang. Pero, sinuwerte naman ako kasi ang aking inupahang bahay ay kwarto ay malaki naman. Gusto nyo i-tour ko kayo sa aking bagong kwarto. Kasi taglamig na ngayon dito pero nakasando ko. Kahit ako hindi naman masyadong malamig na ano. Kumbaga sa gabi malamig na. Ang aking kwarto, tingnan nyo naman yung aking ginawang yung aking kama. Magulo yan. Walang problema. Ako lang naman mag-isa dito eh. Walang problema, di ba? Kahit na kung anong gawin mo, nag-iisa ka, walang problema. Yan. Ang aking TV, kasama ko. Yan. Tingnan nyo naman. Ang gulo-gulo. Walang problema. Mag-isa lang ako dyan. Yan. Nakalipat ako. Tingnan nyo ng aking ano. Yan. Yung nang inupahan ko to, meron siyang cabinet. May cabinet na. Buksan ko yung ano, muna. Paganda muna si Lola. Baka sakaling ano, magbago pa. Ayan, ang aking cabinet. Ang aking mga abubot. Tutor ko kayo, tingnan yung mga abubot ko. Ayan. Ayan. Nagagay yung jacket ko dyan. Ayan. Nilagyan ko ng karton kasi malamig yung, ano, yung pader. Yung aking kama, wala naman siyang, wala siyang, ano ba tawag doon? Headboard? Di ba? Kailangan natin ng pagka malamig dito, di ba pag natutulog ka, nakaano yung ulo mo dito sa pared, sa pader, eh ang lamig. Kaya nilagyan ko na lang siya ng karton. Umano ko ng malaking karton para hindi siya masyadong malamig. Dahil siya may banig, nilagay ko doon. Eh, kasama ko pa rin ang aking Jomar. Yan, aking laptop. Yan. Yan na, tutur ko kayo. Nilagay ko yung, kasi yung tumira, yung lumipat ako dito, itong cabinet na to, nakalagay ng pag-anon. Yan ano. Ang ginawa ko, hinalang ko siya. Dati yung kama, nilagay ko, nakalagay dito. Ang ginawa ko, hinayos ko, nilagay ko doon para yung hindi ba masyadong malamigan si Lola. Ngayon, ayan, hindi na akong gumamit ng kusina doon na para ilagay mga plato. Ito, meron nang lagay ng mga plato ko. Ayan, bumili lang ako ng baso. Ayan, mga plato. Ayan, kita nyo? Ayan. Ayan. O. Diba? Ganyan lang kasimple ang buhay dito sa Madrid, Spain pag nag-iisa ka. Dahil, syempre, wala na si Lolo, ako lang mag-isa. Ayan. Mga kutsara ko, ayan. Mga bubot. Ayan pa. Diba? Ayan. Ganyan nyo? Noong ako'y naglilipat ng ano, kumbaga, nag-ano ko ng mga gamit ko, nilagay ko sa bodega. Marami akong naitapong mga gamit. Nagtapon ako ng sofa kama, nagtapon ako ng mga cabinet, nagtapon ako ng mga lamesa, at nagtapon ako ng salamin. Ngayon, nung tumira ako dito sa kwarto, hindi ko inaasahan na wala pa ng salamin. Napilitan akong bumili sa Chino ng ano, Chinese na tindahan ng salamin. Ito, para may magamit lang. Ayan, yun lang. Tapos ito, binigay ito sa akin ng halaman ng ano to, napagkamalang kung akala ko eh, totoo, plastic pala. Ayan. Eh, ng ano, yung pulubi ba, may daladala nito. Sabi niya, ibibigay niya daw sa akin to. Bigyan ko daw siya ng pera. Binigyan ko ng 5 euros. Eh, naawa kasi ako. So, hindi ko na nga tinatanggap to eh, pero pinipilit niya na kunin ko. Kaya, kinuha ko na lang. Akala ko kasi din totoo, yung pala. Plastic pala. Pero okay naman, ganda, diba? Yan, oh. Ganda niya, no? Yung aking pusa, pakaway-kaway na lang. Yan.
Tapos ito pang Christmas, nakahanda na siya. Yan. Yung aking, ano, cabinet, yan. Napuno na ng damit. Inayos ko na. Nakatago dito yung iPad ko. Hindi ko rin masyadong ginagamit. Pagka, ano, yan. Trofo. Yan. Ayan, ang aking damitan. Diba? Simple lang ang buhay ni Lola. Okay na, diba? Ngayon ang buhay ko dito, simple lang. Walang masyadong, ano na, sarap na ng, ano ko, wala, hindi, ang pinaproblema ko na lang sarili ko, tsaka yung mama ko sa Pilipinas, mga anak ko, yun, syempre, kailangan, ano, ko pa rin sila. At least, kumbaga, hindi na ko problema lang, yung babayaran mo isang buong bahay, yung apartment, magkano ang binabayaran ko noon, tapos, kuryente, tubig, may gas natural pa, bukod pa yun, tas internet, o diba, dito, kahit naabutin pa ng 300 na upa ko, hindi naman umabot, mura lang, ngayon. Kaya, sarap na buhay din si Lola kahit papano. Makakabawi din, makakaraos-raos din. Kaya yung mga, ano, hindi ko naman iaano sa inyo na wala din akong utang. Bayad din ako sa mga pinagkakautangan ko kahit papano, di ba? Walang taong walang utang. Siguro, dinidinay lang nila. Tinatanggi nila may utang sila. Pero, gusto ko makabayad sa mga pinagkakautangan ko. Sandali lang muna pa lahat. Ang gagawin ko. Tapos, ituturo ko kayo doon sa labas. Sandali lang. Wait. Alam niyo dito pala sa amin sa Madrid, yung ibang inuupahan na ano, mga plot, kasi yung para bang condominium, meron silang sarili-sariling sampayan sa labas. Pero kami, dito, wala. Kaya ito, daladala ko yung aking sampayan dito. Sa loob lang ako nagsasampay ng mga ano, damit ko. Yan. Tapos may heater pa ako, yan. Nakasampay yung aking medyas. Pero hindi naman gumagana pa yung heater dahil hindi pa masyadong malamig. Turo ko kayo sa labas. Pakita ko sa inyo yung bago naming bahay. Yan. Bago ko pa ng bahay. Pero kwarto lang inuupahan ko. Yan. Tingnan nyo. Yan. Di ba malaki? Tatlong kwarto yan. Isa dito sa may-ari ng kwarto. Tapos, yung may kasama rin ako na isa pa rin na may nakatira. Tapos, ito ang kusina. Ang kusina namin. Yan. Ito, may washing machine. May lutuan. Yan. At may microwave. Yan. May horno. Tawag dito. Yan. Ito kasama ko sa ano, bagong kasama dito sa isang kwarto siya ng upahan. Ang pangalan niya ay si Marcela. Hola, Marcela! Hola! Aquí en veo, si no veo nadie. No. Está grabando. Sí. Ah, hola. Mira. Y esta la nevera. Ito ang ref. Dito ko nilalagay ang mga gamit ko. Yan. Yan. Diba? Pakita ko sa inyo. Okay. Diba, pakita ko sa inyo ang labas. Yan. Mira, ayan. Ayan. Bagong hangin. Hangin dito. Kanya-kanya kaming gamit. Kanya-kanya kaming gamit ang mga sabon, mga ano. Ito ang CR namin. Ang aming CR. Ito na, dalawa ang aming ano. Merong, may hugasan ng puwet. Dito, hinugasan ng puwet. Dito ang ano, dumudumi-dumi. Ang paliguan. Ayan. Dito ka ng grigo. Diba? Hindi ka tulad ng dati kong kwarto. Dati kong piso. Diba? Ayan. May kanya-kanya ka mo. Ito mga kasama. Ayan mga kasama ko sa ano. Dito sa piso. Piso ang tawag ng isang flat. Sa isang apartment. O, diba? Mas lumaki pa. Diba? Okay na. Balik ako dito sa aking kwarto. Nag-iisa lang akong Pilipina dito. Sila puro ibang lahi. Na ibang lahi sila. Yung isa Ecuadoriana, yung mag-asawa, yung lalaki ay isang Surya, yung babae ay Mexicana,
Tapos may sila, isa silang anak, 13 anyos. Masarap din makisama sa ibang lahi. Lalo na kung marunong ka makisama. Diba? Marunong ka rin makisama sa kapwa mong Pilipino. Pero, minsan, kapwa mong Pilipino din, hindi kayo magkakasundo. Yung, basta, sa totoo lang, bibihirang mga Pilipino nagkakasundo-sundo ng mismong magkababayan, magkakapwa sila Pilipino. Ako, pagdating ko dito, ano na, kampante na ako. Isang kwarto, nag-iisa lang ako. Ano na ako? Kumbaga, kontento na ako. At least hindi na ako nangupahan na ng isang apartment na pinoproblema ko buwan-buwan kung paano ko mababayaran yung isang buong apartment. Yung buong sweldo ko napupunta lang dun sa pambayad lang ng apartment, mga, tsaka mga bills dun. Kaya, nagdesisyon na lang ako lahat ng mga gamit ko. Yung iba, itinapong ko. Yung iba, inilagay ko sa bodega. O umarkila ko ng trastero o ng, ano ba tawag dun? Yung bodega. Yun na yun. Yun. Umarkila ko, 160 ang binabayaran ko monthly. At ito, itong bahay. Yun na. Yung mga importante lang na kailangan ko sa araw-araw. Yun ang daladala ko. Nangupahan ako dito. Yan. Ang upa ko sa, ano, sabihin ko sa inyo, kung magkano upa ko rito sa isang buong kwarto, 250. At sabihin na rin natin na 280. Kasama na yung internet tsaka kuryente. Kasi sabi nila, maghati daw kami sa kuryente tsaka sa internet. Okay lang sa akin. At least hindi na umaabot ng 300. Samantalang umaabot ng 1,000 plus yung aking binabayaran sa dati kong tinitirhan. Yun. Kaya, kampante na ako dito. Sana makatagal ako dito. Dahil, okay naman, nag-iisa ako. Diba? Walang problema. Ang problemahin ko na ng mga pamilya ko, mama ko at mga anak ko sa Pilipinas. Shoutout nga pala dyan kay Mary Rose Baclayo at kay Rogelio Baclayo sa kanyang asawa, kay Tuto. At kay mama Lydia Ornido. Yan. Sa kapatid ko ay Melanie Ornido. Yung ano ko nga pala, yung kuya ko wala na, pumanaw na. Shoutout sa inyo. Tsaka mga kamag-anak na mga Geriba family dyan. Yan, sila Nicole, si Nanay Lilay. RJ Romeo Geriba Jr. Shout out sa iyo. Sana pagbutin mo anak yung pagtatrabaho mo sa sushi. Yan. At shout out din sa mga kasama ko sa trabaho. Mga makulit kong kasamahan. Hindi ko na ano kasi hindi na naiintindihan Tagalog eh. Basta shout out ko na lang sila. Shout out nga pala sa isang lalaking nakilala ko dito na hindi ko alam kung ako'y niloko. Ang hirap magmahal uli, no? Pero darating yan kung sino yung aking, yung kung sino yung para sa akin. Darating at darating. Maghihintay na lang ako. Bata pa ako eh. Tumitibok pa yung puso ko. Bueno, itinuro ko lang kayo dito sa aking bagong kwarto. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Lola Vlogger, Maricar Ornido. At huwag kalilimutan i-click ang bell button para lagi kayong notified sa aking mga bagong upload na videos. Bye-bye! See you! Bye!